So ito po yung sitwasyon ng tao. Matapos siyang mapaghiwalay sa Diyos. Okay? Siya'y mapapahiwalay sa Diyos at siya'y mapapahamak dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Dati ito siya. Ngayon, ito ngayon siya. Ngayon, ang nangyari sa tao, yung pagkakasundo nila sa Diyos, yung ugnayan niya sa Diyos, yung relasyon niya sa Diyos, ano nangyari? Nawala. Kung nawala yun, ano kailangan gawin? Balik. Di ba? Dapat mabalik. Pero tingnan natin, tingnan nyo, yung mga tao na-separate dahil sa ano? Nahiwalay siya sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Nawala na yung ugnayan. Iwalay na sila. Tingnan niya yung picture. Iwalay na ang Diyos at ang tao. Wala na yung ugnayan nila. Wala na yung kasunduan nila. Nawala na, nawala na yung kanilang relasyon. So ano kinakailangan ngayon kapag ito'y nangyari? Doon napapasok ano? Dapat magkaroon ng ano? Muling? Ugnayan. Dapat magkaroon ng muling ano? Relasyon. Dapat magkaroon ng ano? Ng muling pagkakasundo. At yung muling ugnayan, muling relasyon, muling pagkakasundo, ito nga ang ano? Definition ng religare na tinatawag nating ano? Religion. Religion. Ha? Religion. 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 Di ba? Ngayon, sasabihin lang, hindi na kinakailangan religion, kinakailangan relasyon. Di ba, kinukontra na yung sarili nila? Ang relasyon ay religion. At ang religion ay ano? Ay relasyon. Ngayon, nagsasabi ito sa Facebook na sinasabi, hindi na kailangan ng religion. Ang hindi na kailangan ng religion, kinakailangan ng religion. Yun po yung mga tao, hindi naaintindihan kung anong sinasabi. Diba ba? Yun po ang kahulugan eh. Kinakailangan natin muling mabalik doon sa relasyon. Muli tayo magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Okay? At kung meron kang relasyon ulit sa Diyos, ligtas ka o hindi? Ligtas ka. Kaya yung sinasabi na ang si Jesus ay Savior, na ang religion ay hindi makapagliligtas, simple yun. Ang relihiyon mo ang magliligtas sa iyo sapagkat ang relihiyon mo ay muli pagkakaroon mo ng relasyon sa Diyos. Ang problema kasi, hindi naiintindihan, ano ba itong religion? Ito nga yung magbibigay sa inyo ng muling ugnayan, muling pagkakaroon ng relasyon, muling pagkakaroon ng pagkakasundo sa Diyos. Kasi ang tanong eh, ano ang iyong religion? Parang ano eh, no? Dapat sino ang iyong religion? Sino ang mag-uugnay muli sa iyo sa Diyos? Ang tao nagkasala, paano muling makababalik sa Diyos? Sabi ng ating Pastor Priso sa John chapter 14, verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino ang daan? Si Jesus. Sino ang katotohanan? Si Jesus.
Sino ang ating buhay? Si Jesus. Ano magagawa ni Jesus bilang way? The way. Daan. Ano ang magagawa niya sa atin? Sabi doon sa ano, merong isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Merong isang ugnayan para sa tao at sa Diyos. Merong isang bridge. Ito pa yung bridge na tatanggap eh. Merong isang tulay para maidugtong ang tao sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, sino man ay hindi makaroroon sa Ama o makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dati ang pamamagitan, kaya nagkahiwalay, kaya ang kasalanan. Ngayon, ang tao at ang Diyos ay pinamamagitan ni Jesus upang sila ay muling magkaroon ng ugnayan, magkaroon ng relasyon, at magkaroon ng muling pagkakasundo. Ngayon, kailangan ba natin religion para tayo maligtas? Yes. Because our religion to God is our Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo tinawag eh. Nakita niyo yan? Kaya tayo tinawag, tinatawag tayo ng Diyos o tinatawag tayo ni Jesus upang tayo ipagkasundo niya sa kanyang Ama